ng Diyos. Doon po tayo sa Ephesians chapter 1 verse 3. Nais ko po sa umagang ito na ipakita sa inyo na ang isang mananampalataya po, walang dahilan na dapat siya ay ma-discourage, walang dahilan na siya ay magkaroon ng takot. Walang dahilan na siya po ay manlamig at lumayo po sa mga bagay po ng Diyos. Alam po niyo sa patuloy na pag-aaral ng Biblia, makita niyo po yung dalawang realidad o dalawang katotohanan ng buhay nating lahat. Ano yon? Una po, siyempre, yung alam po natin, yung physical na buhay, yan po. Kasi nararanasan, na-experience natin yan. Pero meron pong reality o realidad po ng spiritual realm na tinatawag. Yung parte ng buhay po natin sa katotohanan ng spiritual. Okay? Tayo po mga tao, nag-i-exist tayo sa mundong ito, yung pong physical, temporary lang yan. Hindi mo alam kung anong sukat ng libingan sa mga sementeryo, iba-iba. Pero yung bagay pong spiritual, yung po yung eternal. Kaya po sa mananampalataya, binabalansi po yan. Sa ating buhay, marami tayong experience, marami tayong pinag-aralan sa mga bagay po na physical na panglupa para mabuhay tayo, magtrabaho, mag-business, anything goes po. Pero huwag nating kaliligtaan po yung bagay po na spiritual. Kasi yung bagay pong physical at spiritual, they go hand in hand habang tayo po'y nabubuhay sa mundong ito. Hindi pwedeng physical lang lahat. Okay. So sa ating pag-aaral ngayon, nais ko po ipakita sa inyo yung seven, yung pong pitong mahalagang bagay na actually ay nasa sa atin na po yan. Tingnan po natin Ephesians chapter 1 verse 3 po. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Tayo po, hindi lang po ang Diyos ang nagpapala. Pag sinabing you are blessed by God, pinagpala ka ng Diyos kasi natutuwa at nalulugod ang Diyos sa iyo. Ganon din naman po yung mga mananampalataya. This is a natural reaction po ng isang mananampalataya na na-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos. Mabuti bang Diyos sa ating lahat? Meron bang panahon na ikaw ay kinalimutan ng Diyos? Wala kang pwedeng makita, di ba? So, yun po ay sapat na upang pagpalain mo naman ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Bless God. Kaya pag nanalain ka po, Lord God, I bless you. You're so good. You're so kind and merciful to me. Pagpalain ka, O Diyos. Nagmumula po yon sa bibig po ng mga mananampalataya na talagang na-appreciate po niya yung kabutihan ng Diyos. Nakikita niyo ba yung kabutihan ng Diyos sa araw-araw na buhay? Ang nakakita lang po niya yung mga merong spiritual discernment na tinatawag. At ang sabi niya, bakit pagpalain ng Diyos, ang sabi niya, yung pong dahilan, no, comma, who hath blessed us. Pansinin niyo po, past tense. Ibig sabihin, pinagpala ka na. Maring nagtatakiba, paano pinagpala na ako? Alam po niyo, pagka natutunan mong maniwala sa nakasulat, yun po'y sapat na para matuwa ka. Pag walang impact sa'yo yan, ibig sabihin, wala kang background, ano ba yung nakasulat na yan? Mamayang hapon po, mag-i-introduce ako ng bibliology. Yung pong bibliology po, yung po yung pag-aaral tungkol sa mga bagay po ng Biblia. Saan nagmula yung salitang Bible? Okay? Saan nagmula po yung Biblia na yan? Ano yung kasaysayan? Bakit umabot sa atin ang aklat na ito? Ano yung salitang divine inspiration at saka providential preservation na tumitiyak na yung salita po ng Diyos ay buhay, katotohanan at iingatan ng Diyos hanggang sa ating panahon, meron tayong buhay na salita ng Diyos. Mamayang hapon po yan. Pag nakita niyo po yun mga kapatid, doon niyo maintindihan. Bakit may kagalakan kapag binasa mong sinabing,
Who hath blessed us? Ano ibig sabihin yan? Hindi mo hinahanap ang pagpapala. Nasa iyo na yan. Kaya po past tense, you know? Hindi, who will bless us? Hindi po. Who hath blessed us? Ang sabi niya, with what? With all. Pansinin niyo po, all. Hindi some. With all spiritual blessings, kinwalify po niya, spiritual. Alam po niyo, pagka natutunan po natin ang mga bagay na ng programa ng Kristo na dumating, maintindihan po natin ang dala po niyang programa at pagpapala talaga ay spiritual, tapos kinwalify po yung blessings na yun na ano, in heavenly places. Tapos pansinin niyo po yung preposition in Christ. Ikaw ba'y na kay Kristo? O ikaw ay wala kay Kristo? If you are in Christ, you are already blessed. Pag ikaw ay na kay Kristo, pinagpala ka na. Huwag po tayo sumandig sa ating nakikita kasi yung spiritual po, hindi naman nakikita yan eh. Yan po yung katotohanan na naririyan, pero ang makakakita lang po niyan ay yung mga taong na kay Kristo. At ang iyong batayan po again, yung kanyang statement, yung kanyang salita. So, from there po, marami nagtatanong, ano ba yung all spiritual blessings in heavenly places in Christ, ang sabi niya? Kailangan malaman natin, di ba? Dahil, nasa iyo na yan eh, ang statement po ni Apostle Paul, you are already blessed. Alright? Kung ikaw ay pinagpala na, and the good thing po, it pertains po sa heavenly and spiritual blessings ng mga nandun sa in Christ. Ibig sabihin, hindi lahat ng tao yan. Ang lahat ng pagpapala po na yan ay nandun lang po pertain doon sa mga in Christ. Pansinin niyo po yung in Christ. If you're in Christ po, ang turo po ng Biblia, lahat ng ginawa ni Kristo ay ginawa mo rin. Hindi ka mapapahiwalay sa lahat ng ginawa ng Kristo sapagkat ikaw ay na kay Kristo. Tandaan po natin, yun pong pagkakatawang tao ng Diyos, yun po ay para sa atin. Alright? Noong ang Panginoon po ay nagkatawang tao, lahat ng ginawa niya mula sa Kalbaryo ng Krus, sa kanyang pagkamatay, pagkapako, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, para po yun sa ating lahat. Even po yung kanyang perfection po o yung pagtupad po sa kautusan, yun ay para sa ating lahat. Tandaan po natin, yung Kristo po'y dumating to represent. Anong i-represent? Tayo po'y pangatawanan sa harapan ng Diyos upang mabayaran ang ating mga kasalanan at mabigyan tayo ng buhay. And secondly, siya po yung substitution. Na dapat tayong tumanggap ng parusa sa krus ng Kalbaryo, pero hindi tatanggapin ng Diyos yun. Yung walang dungis na Kristo po, ang nagkatawang tao, siya po yung substitution natin. Yung Kristo pong ipinako sa krus, tayo po yun. Yung ating laman na siyang punot dulo po ng kasalanan. But the real blessing po is, bagamat yung po'y ginawa ng Diyos, ang requirement lamang po niya ay maniwala tayo, di po ba? Kung ikaw ay nampalataya doon sa ginawa ni Kristo, ibig sabihin, you're now in Christ. Lahat po ng ginawa ng Kristo sa laman, anything that the Lord Jesus Christ did in His manifestation po sa flesh, para po sa atin yun. Kaya nga po, di ba, in heavenly places in Christ. Nasaan si Kristo? In heavenly places. O nasaan ka if you're in Christ? You're also in heavenly places. Hindi nyo ba nababasa po yung mga sulat ni Pablo? Especially during the time po ng kanyang imprisonment. There was never an instance po na nagsisi sa paglilingkod si Pablo. There was never an instance na siya po'y nagreklamo. Because alam ni Pablo na kung saan siya naroroon,
nandoon ang Kristo. So, kung nandoon ang Kristo, aba, napakalaking blessings po noon, di ba? Yun ang magbibigay sa iyo ng comfort. Yan ang magbibigay sa iyo ng encouragement at magpatuloy na maniwala, magpatuloy na mabuhay ng nais mong maglingkod po sa Kristo na yan. Number one po, tingnan nyo. Ano ba yung una pong blessing na yan na ating tinanggap na nasa sa atin na dahil ikaw ay na kay Kristo? These are the 7 heavenly blessings to those po in Christ. Number one po, tingnan nyo sa next verse po, verse 4. Ito po yung taglay-taglay mo ngayon kung ikaw ay isang mananampalataya ni Kristo. If you are in Christ, ang sabi doon, according as He hath chosen us in Him. Pansinin niyo po, chosen us in Him. Yung chosen po, yung tinatagpo na elect. Ikaw ay pinili, you were chosen. At ang sabi po doon, chosen in Christ. Hindi ba napakaganda pong malaman na ikaw ay pinili ng Diyos? Now, ang sabi po dyan, according as He hath chosen us, kailan? Before the foundation of the world. Pansinin niyo po yung mga talata. Alam po niyo, kung nagbabasa kayo ng Bible, nung suganda po, basahin niyo yung King James Bible doon sa mga nakakabasa na English, lalo na yung mga estudyante. At sa mga hindi po, pwede pagjagan unti-unti po kasi ang King James po is very rich po sa vocabulary in English. Pag-aaralan po natin sa bibliology, bakit I keep on emphasizing the King James? Kasi po sa development ng English language, ang apex, ang sabi po ng mga experts sa English language is the period po ng 1600s na na-develop po yung English language at that time. Yung po tinatag na apex ng history ng development ng English language. Kaya, yung sinasabing obsolete yan, that's wrong. Ignorance po ng laman po ng King James pag sinabi yung King James ay obsolete. Hindi po totoo yun. Yun po ay pakana lang ng mga bagong Bible para bumili kayo ng mga bagong Bible. Siyempre, sisiraan yung isa para makabili. Promotional gimmick lang yan eh. Pero huwag po kayong padadaya. Alam po niyo, sabi doon, we were chosen po before the foundation of the world. Do you believe that? I believe it so. Kasi po, dyan mo maunawaan yung Diyos ng Biblia. Na yung Diyos ng Biblia, hindi pwedeng magkamali. Yung Diyos ng Biblia, pinapakilala na alam niya lahat ng bagay. Yung Diyos ng Biblia, hindi pwedeng may makalimutan. Ang tawag po doon ng Bible ay foreknowledge. Fore means, foreknowledge po, compound word yun, before at saka know. Bago pa ang isang bagay magaganap, alam na ng Diyos yun. Alam po niyo kung paano kang pinili ng Panginoon. And this is very, very beautiful po. Ang sabi dyan, we were chosen before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. Kung sarili mong unawa ang gagamitin dyan, mahirap explain. Imagine ang sabi doon, that we should be holy. Marami po kasi yung gumagamit ng salitang word holy, ang thinking nila is yung perfect sinlessness. Ano ibig sabihin? Pag sinabi daw na ikay holy, dapat wala kang bahid, dungis at kasalanan. Kaya yung iba, dinadala sa outward appearance, ang holiness daw, dapat mahaba ang buhok, mahaba ang damit, maganda itsura. Pero mali po. Hindi po yun ang ibig sabihin ng holy. Pag sinabing holy, synonyms po yun ng sanctified. At pag sinabing sanctified, separated to the purpose of God. Yung pinili po ng Panginoon, sila inihiwalay for the purpose of God po. Mamaya, makita niyo po yun. Ano yung purpose ng Diyos para sa mga pinili ng Panginoon? And then sabi, and without blame before Him in love. Pansinin niyo po yung without blame. Yun pong without blame, imposibleng maganap po yung sa ating personal na pagkatao. Kaya kinwalify po
with yung without blame is where? In love. Whose love? The love of Christ. Di ba sabi ng Bible, for the love of God, for the love of Christ, sabi, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yung pag-ibig ng Diyos po, saan mo makikita? Doon sa krus ng Kalbaryo. Pinakita po doon yung pag-ibig ng Diyos na si Kristo namatay para sa ating lahat na makasalanan. When Christ died for our sins, we were declared to be what? Justified. Pag sinabing justified, as if you have not sinned, sabi doon. Pag-aaralan din po natin yun pinghapon. Attend po kayo. Yun po yung soteriology. The body of truths that pertains to your salvation. Okay, mahalaga po yun. Now, sa korte nga eh, pag merong, di ba, pag merong inaccused, kunyari nakapatay, ang depensa doon, ano, self-defense. Ba't pinatay mo? Eh kasi papatayin ako eh. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Pag napatunayan yon, ang tawag doon ay justifying circumstances. Na baliwala yung guilt mo kasi tama lang na pinatay mo kasi papatayin ka. Ganun po yon. So, ang sabi doon, three words, chosen. Kailan ka pinili ng Diyos? Tinan nyo po yung John 6:64. This is a very beautiful verse po na maunawaan mo. Ang Diyos po, hindi niya po inaalis yung ating reasoning. Ano ibig sabihin? Ang Diyos ba namili ba ng dadaling sa langit at dadaling sa impyerno? Kasi merong turo na ganun eh. Ang Diyos daw, before the foundation of the world, namili na ng ililigtas. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ito po ibig sabihin. Ano sabi doon? Ito po yung foreknowledge ng Diyos. But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not. Alam po ng Diyos yung maniniwala at hindi sa tao. Ano ibig sabihin? Even before the foundation of the world, nakita ka na ng Diyos na ikaw ay mananampalataya sa ginawa nung Kristo. And that's why you were chosen in Christ, ang sabi doon. You are not chosen to be in Christ, but you are chosen in Christ. Hindi ba napakaganda po nun? Na yung Diyos na pinapakilala ng Biblia, nakita ka na niya before the foundation of the world. Na-realize ba natin yun? Alam po niyo, lalalim po yung, di ba napakalagang makilala po yung Diyos? Madalas kasi, pag sinabi mong, I love you, may laman yun, di ba? Pag sinabi mong, thank you, may laman yun. Bakit ka nagpapasalamat? Kasi may ginawang mabuti sa iyong tao. Bakit sinabi mong I love you? Kasi nakilala mo siya. May mga bagay na karakteristik na minahal mo sa kanya. Tama? Yun po yung mga salita na binibitawan ng merong sincerity. I love you, O Lord. Pag sinabi mong I love you, O Lord, bakit? Ba't sinabi mong iniibig mong Panginoon? I thank you, O Lord. Bakit ka nagpapasalamat? Ibig sabihin, meron kang experience dun sa person na pinapasalamatan mo at sinasabi mong mahal mo siya, di ba? Ganon din po sa Diyos. Much better na dun po natin dalhin yung mga salita na yon. Yan po yung foreknowledge ng Diyos. Before time, alam na niya yung maniniwala kay Kristo. 2 Timothy 1:9 po, tinan niyo. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, pansinin niyo po, which was given us in Christ Jesus. Kailan? Ano sabi ng verse kailan? Kailan binigay? Before the world began. So, ibig sabihin po, binibigyan tayo ng unawa ng nababasa natin na even before na tayo pinanganak at nabuhay, bago pa nag-umpisa pong history ng mundo, nasa plano na po ng Diyos na ang kaligtasan at ang biyaya
ay kay Kristo, hindi sa gawa. Pero ang mahalagang maunawaan po natin doon, bakit ka naligtas at bakit ka tinawag? Because of what? Purpose. The purpose of God, ibig sabihin po, naligtas ka if you claim that you are saved. Merong purpose ang Diyos sa buhay mo. Hindi basta naligtas ka lang. And you know what is that purpose? Tingnan niyo po, 1 Timothy chapter 2, verse 3. May nabasa po akong, on the way here, nagbabasa kasi ako. Sabi niya, ang scientific revolution, nag-start po yan sa mga Christians. Way back, early days pa. Why? Because ang scientific knowledge po, nagmula po yan sa facts na ibigin ng Diyos sa creation. At walang record po sa mundong ito na magbibigay sa ng record ng creation except the Bible. Right? And it was all based in faith. Sabi naman niya, science is faith. Everything po merong concept and then it was studied, experimented, and fully developed ng mga scientists. But it began with faith, ang sabi niya. That is why, lalo na ang sabi niya, when the Word of God po was made available sa tao, that in this point of the history of time, yung tao meron na siyang access. Anong access? Pwede na siyang magkaroon ng chance na ma-access po yung karunungang nagmumula sa salita sa Bible na dati-rati wala. Dati-rati po ang mga tao nung unang panahon walang access dito. Ang meron lang yung mga leader ng relihiyon. Kaya tayo nabuhay na for how many years tayong sinakop ng Kastila? 300 or 400 years? For hundreds of years, bawal humawak ng Biblia ang mga miyembro ng church. Bakit? Kasi, pag naging marunong ka, marami ka ng tanong. E sa reliyon, ayaw nila ng maraming tanong. Gusto nila, yung mga miyembro, walang alam. Ang gusto nila, yung mga miyembro, naniniwala lang sa sinasabi ng preacher. Para isang hataw lang, sunod kayo lahat. Hindi po yun ang plano ng Diyos. The plan of God is for an individual to grow in the knowledge of Christ. Sa religious setup po, hindi ganon. Yung leader lang may access. Hindi dapat. Ngayon po, lahat pwede magka-access. Yung information age, isang pindot mo lang, may access ka na sa knowledge. Di ba? Kaya, choice mo na lang yan na manatili kang ibig sabihin na kulang sa kaalaman. Pero naririn po lahat. Number one, blessing po, we were chosen to be holy, ang sabi niya. Pag sinabing holy po, ang sabi ng 1 Timothy 2:3 po, ang sabi doon, tayo po ay naligtas kasi merong purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Tama? Sabi doon, for this is good. Ano yung purpose ng Diyos? For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Ano sabi niya? Ito ang mabuti at katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Alright? Ano yun? Look at the next verse. Ito po yun. Yung nais mismo ng Diyos, yung kanyang layunin, ang sabi niya. Kaya pag nagbasa po kayo ng Biblia, may mga tanong, pero ang sagot, nando doon din po yun. Para lang, ang Bible po is a literature. Pag sinabing literature, writings po yan, kaya lang merong art. Kaya pag nagbasa ka, parang sulat lang yan o parang nobela, nando doon din po yung mga sagot. Sa grammar po, ang tag doon ay context clues. Kumisan ginagamit na ng mga idiomatic expression, figure of speech, pero ini-explain niya mismo pag binasa mo. Yun po yung language po ng Bible, especially po yung King James Bible. Ito po yun. Ano yung sabi kanina, yung katanggap-tanggap at kalooban ng Diyos, ano yun? Ito po yun. Sa verse 4, who will have, yung pong who, yung God.
Okay? Yung God yun. Who will have all men to be what? Saved. Ang will of God, ang tao po ay maligtas. But again, iba namimiloso po, gusto pala ng Diyos ang tao maligtas, mantindi niya iligtas lahat. Pero tandaan po natin, hindi po inaalis ng Diyos yung ating choice, yung ating reasoning, yung ating personal choice. May power ba tayong ganun? Yes, pag binasa niyo po yung buong Biblia, maliwanag naman yun. Pinapakita ng Diyos ang katotohanan para maniwala sila, pero hindi naman lahat na naniniwala. Because ang tao po, kinreate ng Diyos na merong isip or reasoning. Yung hayop po, walang ganun. Ang hayop, kahit anong gawin mo dyan, especially yung mga aso, pag lumapit sa iyan, akapin ka, gumagaw na ng buntot, kahit hindi mo pakainin yan. Because instinct po yun. Ang tao po hindi, meron tayong reasoning. At yun po yung dahilan kung bakit may offer, palagi may offer po ang Diyos, palagi yung sinasabi, whosoever shall come. May offer, ang Diyos po hindi namimili dyan. Meron lang pong offer ang Diyos. Alam po niyo, I've been in the ministry for almost 30 years. Marami na po kong taong nakilala, marami na akong taong nakita. Ang iba po, nakita yung truth for a while, but then, because ng problem ng buhay, ng mundo, natisid kung saan-saan, nawala na sila. But there are people po who persist, na natisid sila kahit ano nangyayari sa buhay nila, believing that God is in control of everything in this life. Siguraduhin mo lang na sa buhay mo, tumatayo ka sa katotohanan po ng kanyang kasulatan. Everything will fall, but you will remain stand. Di ba yung parable of the sand at saka yung parable of the rock? Yung wise man, nag-build siya ng house upon the rock. Dumating ang bagyo, dumating lahat, nakatayo pa siya. But there are those who build their house upon the sand, ang sabi. Dumating ang tubig, nawasak yung bahay nila. Sito it po na ang foundation ng buhay natin ay yung Kristo at yung kanyang salita. And you are building your house upon the rock. Napakahalaga po niyan. Who will have all men to be saved? Kung kayo po yung meron pang doubt sa salvation ninyo, kasi yung iba, ligtas ako, pero mamaya pag nakagawa ko ng kasalanan, hindi na naman ako ligtas, losing salvation, bago po kayo lumabas, tanongin niyo si pastor. Kasi kalooban ng Diyos na ikaw ay, pansinin niyo po past tense, hindi future. Ang salvation po hindi future. Salvation is an offer. It's a gift that you can receive the moment you believe. Hindi maliligtas pa lang. No. If you're saved, you're saved. If you're not saved. Kaya po past tense eh. At hindi po natapos doon. May kasunod. After you got saved, but ano yung kasunod na naisin ng Diyos? And to come unto the what? The knowledge of the truth. After you got saved, ikaw ay pupunta po sa much higher level ng iyong as a believer na ano, that you grow and be established and rooted in Christ, ang sabi doon, sa faith mo. Hindi pwedeng, save ako, okay na. No. The will of God after you got saved is to grow. To grow deep po sa knowledge po na scriptures because yung Bible po, ito po yung mind of God. This is the mind of God. Binabasa po natin yung isipan ng Diyos sa aklat na ito. Mabuti ba yun? Yun ang purpose at naisin po ng Diyos. So, yung pagiging holy, you are separated for that purpose. Number one, to be saved. Number two, maging source ka ng salvation ng iba. How? Witness to them. Habang pinag-aaralan mo yung gospel of Christ, anong nakikita natin? Napakalaking percentage po ng hindi pa naintindihan ng gospel of Christ. Kaya ang mga religion, balik-balik pa sa sin, balik-balik pa sa law, nando pa rin yung guilt, nando pa rin yung preaching ng condemnation and everything, majority po, ganun ang preaching. Why? Because yung ignorance po, hindi pa nakikita ang beauty ng gospel of Christ.
Alam po niyo ang kinatatakutan ng maraming pastor? Mababawasan daw ang giving. Nakakaawa po yung mga nakikinig sa kanila. Pangihinayangan mo yung material things over the truth na makakalaya yung nakikinig. Na yung nakikinig, maintindihan nila yung pag-ibig ng Diyos. Na yung mga nakikinig sa'yo, maramdaman nila yung liberty, mawala yung guilt of condemnation, mabuhay ng masaya at maligaya, at patuloy nagpapasalamat doon sa Diyos na lumikha at kay Kristo ipinako sa krus para bayaran ng kasalanan. Isa-sacrifice mo yun over the things of money. Kaya yung sinasabi nilang namimingwit ka ng ibang church, bibingwitin ko talaga yan pag kumain sa pain. Ang pain ko kasi si Kristo. Para makalaya sa pang-aabuso at pag-aalipin ng mga relihiyon. Hindi masamang mangisda sa aquarium na iba, kung lalo na aquarium na yun ay stagnant. Pag ang tubig po stagnant, ano yung mga nandun? Maraming lamok, maraming langaw, maraming uod. Napakarami ng tubig na stagnant. Di ba? Nakakaawa naman yung mga taong nandun. Kaya bibingwitin talaga natin sila. Yeah, yung mga pastor po, makipag-aral kayo sa amin. Alright. So, yun po ang ibig sabihin ng holy. You were separated for the purpose of God na maging instrumento ka ng kaligtasan ng iba. Kung mahihain ka mag-witness, mag-invite ka ng Bible study sa bahay, sa ibang bahay, tawagin si pastor o sinong pwede. Kung gusto magpakain, pakainin bisita. That's one way of doing the purpose of your salvation. Ay naku, masarap pong mabuhay ng balanse. Yung inaatupag mo yung negosyo mo, inaatupag mo yung trabaho mo, pero at the same time, meron kang spiritual activity. Before you know it po, yung taong katabi mo, marami palang problema yan. Nakakaisip palang magpakamatay mamaya yan. Naikwento mo yung Kristo. At biglang, tang! Ganun lang po. Ang mga tao pa, meron tinatawag na, di ba yung ano yun? Turning point? May mga time na yung mga tao parang bastos, parang nire-reject ka, pero meron time, biglang-bigla, nasabihan mo, tang! O nga, no? Biglang nagising. Hindi ba napakaganda? Nailigtas mo yung tao sa kapahamakan, and at the same time, yung katotohanan na ipagkaloob mo sa kanya, mamumunga yun. Kasi kukwento niya sa iba. Maganda po yun, ibalansin natin. At masarap ang buhay. Alam po ninyo, pagka kayo po'y natutong bumisita ng mga bahay, eto, si pastor. Pag pinuntahan niyo yung mga tao sa bahay, anong unang makikita mo? Marami silang problema. Marami. Magulo ang buhay nila. Pero pag taglay-taglay mo yung mabuting balita ni Kristo na ipahayag mo yon, hindi mo alam ang mangyayari doon. That's the purpose of each one of us. Ang taong nasa katotohanan po, unang-una ka makiinabang sa beauty, makiinabang sa ganda, at blessing sa katotohanang dala ng Kristo. And you will enjoy it. At walang makakapigil sa'yo para sabihin yan. Kung natikman nyo. Pero pag wala, parang hindi mo natikman. O hindi mo nalasahan. Sayang naman, di ba? So, ibig sabihin ng holy, you were separated for the purpose of God. To be the messenger. To be a witness ng katotohanan ito. Alright? Pangalawa po, balik natin, Ephesians 1, 5. So, number one po, you were chosen by God even before time. Imagine dyan, yung Diyos na ito, the God that exists forever, nasa isipan ka niya at nakita ka na niya before time, kaya you were chosen. Verse 5 po, ito pa, hindi lang ka pinili ang pamilya pag nanganak, yan bang baby niyan pagka nilabas mo, bahala ka na sa buhay mo, anak? Di ba? Doon pala mag-uumpisa yung pag-aaruga sa bata na yung paglumabas. Tama? Ganon din po sa ating pananampalataya. After you were chosen by God, at ang sabi kasunod ay what? You were predestinated. Lahat ng pinili ng Diyos, pag sinabing predestinated, itinalaga. Itinilaga ka na doon. Sa salitang mas
malalim na Tagalog, yan na yung kapalaran mo. Predestinated, itinilaga, sa ibang salita, kapalaran mo na yan, ano? Having predestinated us unto the what? The adoption of children. Yung iba, negative ang tingin sa adoption eh. Pero, isipin nyo malalim. Sa totoo lang po, mas maganda ang kalagayan ng inadopt kaysa sa pinanganak mo. Bakit? Yung pinanganak mo, hindi mo lang pinili yan, lumabas na lang yan eh. Tama ba? Nagsama kayo isang gabi, nabuo yung bata, pinanganak mo. Pero yung adopt, ay hindi, pag-iisipan yan. At mamimili ka. Di ba? Bago mo adopt yan, pag-isipan nyo muna kung kailangan nyo i-adopt. Tama? At pag nag-desisyon kayo, eh talaga pinili mo siya. Very special po yon. Sa mga mag-asawa, ang mga bagong mag-asawa. Sa umpisa po, ang mag-asawa, talaga napakahirap. Nandiyan lahat ang problema, finances, relationship, di ba? Nag-struggle ka. Pero after a while, nakatapos, sabi nga sa mga young people, bago mag-boyfriend, matapos muna. Bago mag-asawa, tumulong muna sa magulang. Pag maganda na yung inyong physical condition, iwanan na si tatay at si nanay, malungkot, mag-a-adapt sila. Parang kami. Nung nag-adapt, aba maganda yung buhay na in-adapt. Bakit? Tapos ka na doon sa level ng paghihirap nung paglaki ng mga anak mo eh. Pansin ninyo, yung in-adapt mo, mas maganda yung buhay kaysa mga anak mo. Kasi nung nag-uumpisa sa pamilya, mahirap ang buhay. Pero nung natapos na lahat ng mga anak mo, tsaka ka nag-adapt, maganda yung buhay nung in-adapt. Ama, hindi nyo naranasan. Sabi nga, yung mga anak ko noon, naglalakad lang sa eskwela nyo, ilang kilometro nilalakad nila. Pero in-adapt mo, hatid sundo mo pa eh. Hindi kotse pa eh. Di ba? Kasi nga, nando sa estado na hindi nakamukha nung uno. Di ba? Eh dumating sa buhay mo ngayon na hindi na ganun estado ng buhay, mas masarap ang buhay ng in-adapt. Ganun po tayo. We were adopted by God. Kaya salitang adopt po, very special yon. Alam po nyo, every verse na ito, napakalaman at napakalalim po ng ibig sabihin. Having predestinated us saan? Ano yung kapalaran mo? Unto the adoption of children by Jesus Christ. Pag sinabing adoption po in that sense, ano pang ibig sabihin dyan? Tingnan nyo po yung Romans chapter 8, verse 23. Sabi po ng adoption dyan, ito po yung language ng verse na yan. Ano, pag sinabi adoption pertaining to what? And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. Even we ourselves, grown within ourselves, waiting for the adoption, comma, ng ano? To wit, ano yun? The redemption of our body. Now, tingnan nyo po yung every word ng 23. Yan po ay isinulat sa mga first century believers at that time. Sila po yung tinatawag na first fruits, right? At sila po yung naghihintay. Yan po ay time ng mga early Christians. Kung babalikan niyo yung buhay nila, iba po yung kalagayan nila kaysa sa kalagayan natin ngayon. Ito po yung mga Hudyo at naghihintay ng pagdating ng Messiah at pagdating ng pangakong pagbalik ni Kristo. Yan po yung context. At habang naghihintay sila, hinihintay nila yung adoption. The redemption of our body, yun pong kabuuan ng revelation ng kalagayan ng mga anak ng Diyos, the sons of God. 19. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Sa Bible po, sa King, especially sa King James, pag nakita niyo po yung sons of God, madalas po ginagamit yan doon sa glorified position. Nandun ka na sa isang position na ikaw ay glorified doon sa spiritual na kalagayan mo. Not in the physical form, but in the glorified form ng sons of God, parang mga angels silang sabi doon. Now today po, natapos na po yung kanilang expectation. Natanggap po nila nang dumating yung Panginoon in their time.
That is why in our time po, we were told today that we are already in the spiritual, not in the physical. Ayaw po sa study, makita niyo po yon. Ang pinapaunawa po ng Biblia, kung susundan po natin yung konteksto ng tinatang na grammar at history, yan po ay pertaining to sa first group of believers during the first century. Ngayon po nasa 2023 na tayo eh. That's history. Wala na po yung down payment, wala na yung first fruit. We are now in the fullness of time. And we have it today, if you believe po yung scriptures. Balikan natin po, Ephesians 1:5. Kaya sabing predestinated po, ang lahat ng nakay Kristo, ang kapalaran mo ay nando sa position po ng adoption. When you say adoption, you're no longer in the physical but in the spiritual realm na kung saan nando doon si Kristo. Kaya po, ang pananaw po ni Pablo, hindi na sa laman, kundi sa bagay po ng spiritual. Di ba, noong po mga unang mga panahon sinisir ko sa inyo, even po yung mga scientist, ang sabi nila, dapat yung mindsetting mo, nasa future ka na, whatever your future would be. And your body will follow according sa mindset mo. Sabi ko, tamang-tama ito sa mga believers. Hindi bang sabi ng Bible, yung mind mo dapat nasa yung isipan mo? Colossians 3:1 po, tinan nyo. Dapat yung isipan mo nasa saan, ang sabi ni Pablo. If ye then be risen with Christ, pansin niyo po, past tense, you know, you're already resurrected. Seek those things which are where? Above. Where Christ seated on the right hand of God. Ano sabi niya? Saliksikan niyo yung mga bagay na nasa itaas, bagay na spiritual, bagay na heavenly things. Bakit? Kasi yan ang magagarantee na makakalabas ka sa pressure ng time, space, matter. Ibig sabihin, time, space, matter, the things of this world. In the things of this world, maraming destruction. Akala mo everything is okay, magising ka, may problema na. Wala ka namang ginagawa. Di ba? Ano ang mag-i-insulate sa'yo doon? Again, it's all in the mind. If your mind is where Christ seated on the right hand of God, stable yon. Whatever is happening in your life in the physical sense, if your mind is okay, everything is okay. Pero pag bumigay ang isip mo, everything is wala lahat. Yan po yung turo ng Biblia sa atin. Even the study po ng mga scientists, itong mga scientists, mga neuroscientists na nag-scan 1,000 times ng brain ng tao, that's what they see. If you live in the past, you live in sorrow, you live in stress, you live in the bad memories of your life. Di ba? But if you live in the future, that's a different thing. Doon ka nakatingin sa future mo. At sa Kristiyano po, magandang isipan mo nasaan? Nasa mga bagay na ng langit. Mas maganda ba yun? Yes. Magiging mas responsible ka sa buhay na ito, I tell you, if your mind is up there. Balik tayo, Ephesians 1:5. That's why, when Paul said po, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Again, anong basis? According to the good pleasure of God's will. The will of God sa believer that you are, that you reach po yung highest position ng anak ng Diyos as a child of God. Number 3, sabi ng 6, to the praise of the glory of His grace wherein He hath made us, ano? Accepted, kinwalify po, in the beloved. No one can be accepted among us because the Bible said we are all under sin. We are all sinners. Wala pong qualified to stand before God. But thank God there is the Lord Jesus Christ.
Here is my beloved Son in whom I am well pleased. We were accepted by God because we are in the beloved. Totally, wala na yung identity mo. Ang identity na kanino? Kay Kristo. Kaya tinanong na Christian eh. Christian. Alisin mo yung Christ. Wala ka na. I am nothing ang sabi niya, di ba? Totoo yun. That's a good thing. Right? Number four. Sabi next verse. You know, in whom we have what? Redemption. We are already redeemed. Redemption by the blood of Christ. Redeemed from what? Sino nagsasangla dito sa phone shop? Alam na alam niyo yan. Pag nagsangla ka, nakalagay sa likod ng resibo, date of redemption. Pag hindi mo na-redeem, ano mangyayari? Isusubasta. Di ba? Tayo po, hindi na pwedeng isubasta. Tinubos ka na. Tinubos mula saan? Tinubos mo yung Romans 7:14. Napakaganda pong makita nito mga kapatid. Kaya truly po, these are the heavenly blessings that you have. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Yun pong salita na yan, in that period of time when it was written, ang understanding po niya ay slavery. Ang mga tao po those days, pinagbibili talaga. At pag may bumili sa'yo, slave ka. Tayo po, slave po tayo ng kasalanan. Para kang isinangla sa kasalanan. Mabutin lang may tumubos. At ang tumubos sa'yo, si Kristo. Pag-aari ka na ni Kristo, never kang isasanglang muli. Next verse. Number 5. He hath abounded toward us in all, napakahalaga po nito, wisdom and prudence. Ano yung wisdom? Wisdom po, pag tinignan nyo po yung form ng word, forming yan is wise decision. Wise decision, that's wisdom. Ano yung prudence? Prudence, yung bago mo gawin, pinag-iisipan mo na 10 beses. Prudence, yung sinasabi ng ano, due diligences, bago gawin na isang bagay, meron ganon. Sa Bible po, ang tawag doon ay prudence. Kanina po, minememorize, tinan yung Proverbs chapter 1. Verse 1. Minememorize ko nila hanggang verse 5 na memorize ko eh. Sabi doon, to know wisdom and what? Instruction to perceive the words of understanding. To know wisdom and instruction, information po yun. And to perceive the words of what? Para maintindihan mo yung mga salita ng paunawang, sabi niya, verse 3. After knowing, may kasunod po, to receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity, ang sabi niya. After knowing, kasunod po, instruction. Tinuturuan tayo para yun ang ating maging principle. Next verse po, 4. To give subtlety to the simple. Hindi pwede sa Diyos yung walang alam. Ang gusto ng Diyos, natututo yung anak niya. Because the teacher is the Holy Ghost. To give subtlety to the simple. Look at this young man, young people. To the young man, knowledge and what? Discretion. Ano yung discretion? Again, that's decision. How to do it? How to analyze? How to make such decision? Pinag-iisipan yan. Lalo na sa mga boyfriend-girlfriend. Sorry ah. Alam nyo, being a parent po, concerned kami sa mga anak. Lalo na kung mga girls. Di ba? Next verse 5. A wise man will what? Hear. And will increase learning. And a man of understanding shall attain unto wise what? Counsels. Ano yung counsels? Words. Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Why? Verse 9.
having made known unto us the mystery of His will. Imagine, ang mystery po, ito yung pinaka-plain word niyan. Ang mystery po, secret. Para, mga kaibigan, kung meron ka sikreto, pag secret, siyempre hindi mo alam na lahat yan. Ang nakakaalam ng secret mo yung close. Tama? Tama ba? Ang nakakaalam lang ng sikreto mo yung malapit sa'yo. Tama? Ang Diyos po may sikreto. At ang nakakaalam lang yan yung malapit sa Kanya. Correct? Kaya mystery eh. Hindi naman broadcast ang mystery. It was only known to few close people sa'yo. Kaya madalas nga, sabi nila, mas nakakatakot yung close kasi sila yung whistleblower. sa tao yun. Sa Diyos po, mas mabuting whistleblower ka pag ikaw ay nakaalam ng mystery. Kasi, pansinin niyo po yan. Yung mystery po na laman ng Biblia, yun ang sinasabi ni Pablo po, tina Ephesians 3. Alam po niyo, pagka na-appreciate yung sinasabi ni Paul, ay matutuwa ka talaga. Verse 4, whereby when ye read, ye may understand my personal possessive pronoun ni Pablo, kasi po itong mystery nito, binigay lang po kay Pablo among the apostles. Si Pablo lang pong binigay. Kasi sabi, my knowledge in the what? In the mystery of Christ. How blessed we are, kung makount mo yan, verse 5. Which in other ages was not made known unto the sons of men. Ano yung ages? How many years po yung an age? Or ages? 10 years, 20 years, 100 years, thousands of years. Which in other ages was not made known to the sons of men, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by His Spirit. Revealed kay Pablo, kanino intended na ma-reveal? Tinan yung verse 1. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, Gentiles, next verse, if you have heard of the dispensation of the grace of God which has given me, kay Pablo, to you who are Gentiles, ang sabi niya. Bakit? Kasi ang mga Hudyo, nireject yung kaalaman ng mystery na to, kaya ang Diyos, tinawag tayo mga Gentiles. Tinan niyo Acts 28:28 po. Pag binalikan niyo po yan, mga kaibigan at kapatid, makita niyo po how blessed we are today in this present time. Be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they, God knows, it in foreknowledge, and that they will hear it, ang sabi niya. Eto po tayo, Gentiles. Are you a Gentile? Are you in Christ? Then you're blessed. The revelation po, I cannot give you the detail, pero in a sense, pag binasa niyo po yung time ng Panginoon nagsasalita ng parables during His messianic ministry, hindi maintindihan ng mga tao. Pero pag umalis yung maraming tao, yung iilan, ini-explain niyang unti-unti. No wonder still po, in this period of time, marami pa rin din nakakaunawa. Balikan nyo, Ephesians 1:9. Having made known unto us the mystery of His will. Sabi nyo, pinaalam na sa atin. Kanina pinakita yung will, that all men may be saved and come to the knowledge of the truth. From there po, makita nyo na yung iba pang revelation ng Diyos. According to the good pleasure which He had purpose in Himself. Purpose din yan ng Diyos. At maligaya siya, meron siyang good pleasure na maintindihan natin yun. Na matanggap natin yun. Kasi yun ay intended para sa atin. Para pong, ano yun eh, parang illustration lang. Ang problem kasi yung paniniwala eh. Merong nagpadala ng pera sa'yo sa LBC. Nagpadala ng 1,000,000. Ang problema, hindi ka naniniwala, eh, di totoo yan. Hindi mo kinuha. Hindi mo pinuntahan. Diba? Parang ganito ito. May mga taong nabubuhay ng pulubi,
hindi nila alam, mayaman pala sila. May pera ka doon, pero dahil hindi ka naniniwala, hindi mo enjoyin yan. Diba? Pero kung naniwala ka, ay pupunta ka. Ma-enjoy mo. Ganito po yan. These are all the blessings that we have today as a child of God. At ibinigay ito with good pleasure ng Diyos para sa atin. Next verse po, 10. That in the dispensation of the what? The fullness of times. Pansin niyo po yung fullness of times. Meron tinatawag sa Bible na fullness of times. Pag sinabing fullness of times, parang ganito yan. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, kulang ng isa. Full ba siya? Full 1 week ba siya? Hindi. Kulang ng isang araw. Tama? In God's history, in God's time, merong tinatag na hindi full ang time. Kailan ba nagkaroon ng fullness of times? Galatians 4 po, tinan nyo. Verse 4. Kaya po, yung ating time is very po blessed. Sabi doon, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Dumating na ba yung Kristo? O, nabuo na yung time. Meron ka ng complete time. The fullness of time po talks of two things. It could be the end and beginning. The fullness of times ng end ng ano? Ng law, ng old covenant. But there is the fullness of times of the beginning of what? Of grace and world without end. Nandito na po tayo. Wala na tayo dito. Kasi meron ng fullness of times sa pagdating ng Kristo. Nakuha po natin yon. Kaya balikan natin, Ephesians 1:10. What happened po in the fullness of times? Ano nangyari dyan sa fullness of time? That in the dispensation of the fullness of times, anong gagawin niya? He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Those who are in Christ, they are now one with the coming of the Lord Jesus Christ, with the coming of the church, the body of Christ. Are you in Christ? We are now living in the fullness of times. We are already complete. Colossians 4, tinayon. Colossians 2, verse 10. And ye are what? Complete in Him. Ano ba ang requirement sa physical? Tinapos lahat ni Kristo. And I am complete in Christ. Meron ka bang pang ipo-fulfill? Wala na. You are already complete in Christ. Hindi ba mabuting balita yan? Believe the Bible. Read the Bible. Study the Scriptures and let the Word of God po work in our mind. Huwag po kayong masihan sa every Sunday lang na may narinig kayo. No. Help yourself. Mabuhay sa parehong realm, physical at saka spiritual, and you will enjoy this journey sa buhay natin. Next verse, Ephesians 1:11. Number 5, number 6 tayo. In whom also we have obtained what? Ay, kaganda po niyan. Hindi mo alam, meron ka palang minana. Hindi mo alam, tagapagmana ka pala. Grabe yan. Diba? Do we realize that? In Christ also we have obtained an inheritance. Anong inheritance mo? Colossians 4, tinan niyo, Colossians 1. Tinan niyo 1:16. For by Him, by Christ, were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible,
whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and para kanino? For Him. If you are in Christ, yung for Him, sa'yo rin yun. Sa'yo rin yun. Mababasa ba natin sa Bible? Yes. Ano sabi ng 1 Corinthians po? Tinan nyo. 1 Corinthians chapter 3, 21. Therefore, let no man glory in men for how many things? Ano sabi ng Bible? Do you believe the Bible? For all things are what? Yours. Ah, grabe po yan. Diba? Ano yung all things are yours? Lahat ng kay Kristo. Sa iyo ang sabi niya. May sinabi pa yung Bible doon, you are co-heir with Christ. I hope I get it. Diba, Romans chapter 8, verse 17 po, tinan nyo, 17. If children, then heirs, heirs of God, and joint heirs. Alam nyo naman yung joint heirs? Yun lang, joint bank account. Diba, alam nyo yan? Joint heirs with Christ. If so be that we suffer, etc. Di ba blessing po yun? We are already tagapagmana ka na ng Panginoon. Hindi po natapos doon. Balik nyo, Ephesians 1:11. Una, sinecure ang iyong inheritance. Pangalawa, being, sabi niya, predestinated. Pag sinabing being predestinated, progressive work of God. Sa'yo yun. Ano ibig sabihin? Doon sa iyong predestination as the highest position being a son of God, God is working toward that predestination. Being predestinated according to the purpose of God. Grabe po yun. Who worketh, again, present tense po yun, no? God is the one working. Who worketh all things, kinwalify po niya, paano gumagawa ang Diyos dyan, after the counsel of His own will. God is working through what? Counsel. Ano yung counsel? Words. Nasaan ang words? Scriptures. Why? Kaya po, di ba, ang taong ligtas parang bata, ang sabi niya, as newborn babies, ang bagong nakakilala kay Kristo isinilang, pero baby pa yan, parang babying ganyan. Kaya yung baby inaalagaan, yung baby talagang inaalagaan at dinidisiplina, pinagtsatsagaan, pinagpapasensyaan kasi isip bata. Di ba? Bata nga eh. Pero pag yan ay lumalaki na, iba na rin kinakain yan. Kumakain na ng vegetable, ng apple, ng bread, ng honey, mamaya meat na. Pag nag-matured na yung bata na yan, ay hindi na isip bata yan. May kusang palo na yan. Di ba? Ganon din po yung purpose ng Diyos, kaya merong counsel of His own will. God is working to each and every one of us according to His will because it changes the mind. Tinan nyo Ephesians 4:23. This is how God works po. Ito, ganito po gumagawa ang Diyos. Ephesians 4:23, you know. And be renewed in the spirit of your mind. Function ng mind? Thoughts, imagination, reasoning, balance mo, tama ba o mali, okay ba ito, hindi ba tama, nasa mind dyan, di ba? God wants to renew our mind. Kaya ang sabi niya, verse 24, and that ye put on. Pag sinabing put on, ay ibig sabihin, hindi naman literal yan. You decide. You decide that you put on the new man, the new mind, which after God is created in what? Righteousness and true holiness. Put on the new man. Renew the spirit of your mind. How? Tinan niyo po, 1 Corinthians 2:16. Ito po yan. This is how God works po. Kaya patuloy tinuturo yung scriptures kasi that's the way po working in the mind.
For who hath known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have what? We have. Meron na tayo. Hindi pa future yan. Present possession. We have the mind of Christ. You only have to what? Put on. When you put on the mind of Christ, ano makikita mo? The invisible things. The things that your carnal mind cannot perceive. Tinan niyo po. 1 Corinthians 2, tinan yung 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Why? For they are foolishness unto him, neither can he know them because they are what? Spiritually discerned. Ano yung natural man? Yung sarili mo yan. Verse 10 po. When you put on the mind of Christ, ito yung makita mo. But God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Alam po niyo mga kaibigan, yung mga nababasa natin yan, individual appreciation yan. Pag nakita niyo mahalaga yan, may excitement ka, may desire ka na maupo at basahin talaga yan. Right? And when that thing happens sa iyo, ay marami pong mabuting mangyayari yan. Verse 11, pansin niyo, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? The mind po, siya yung part, representation ng spirit ng tao. The mind, the brain itself. Kaya ang sabi, associated just knowing. Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Kung walang Spirit of God, Spirit of man, you cannot receive the things of God. Next verse, 12. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are what? Walang bayad, oh? Freely given to us of God. Diba? That's why yung ating inheritance, and at the same time, God is working through His words in preparation po sa ating predestination as the highest position being a child of God, and that is happening today if you continue to receive these things. Last po, number 7, Ephesians chapter 1, verse 22 and 23. Ito po yung sinasabi ko kanina. And hath put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church. Who is the head of the church? Christ. And the church is what? Next verse. Which is His body, comma po. Tinan nyo how the Bible po described the body. The fullness of Him. Anong fullness of Him? The body, the church. That filleth all in all. It's like an illustration po. If you belong to the church, if you are a child of God, if Christ is the head, nasa ng body, ito yung body, the church is the fullness of Christ that fill it all in all. We are the exact body, the image of Christ in the physical world, whether you like it or not. Whether you do something or not, everything that you do is counted. 2 Corinthians po, tinan nyo. 5 verse 9 po, tinan nyo. Wherefore, we labor, nasabi ni Paul, that whether present or absent, we may be accepted of Him. Ano yung accepted? Next verse, 10. Look at this. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in His body. Whose body? Not your body. Pronoun po yun ng Christ. Ang antecedent po si Kristo. That's the body of Christ. According to He hath done, whether it be good or bad. Whether we like it or not, are you a member of the body of Christ? The body of Christ is a living organism. Buhay lahat yan. Kaya pag nakita mo,
hinalintulad niya yung body sa katawan ng tao. Yung bang paa, sabi niya, hiwalay ba sa katawan? Yung kamay ba, hiwalay ba sa katawan? Hindi ba every part of the body work it together for the edifying of the body? What if yung kidney hindi mag-function? Maliit na part. Pag hindi nag-function ang kidney, ano mangyayari sa buong katawan? Patay. Small part. Tama? Pag yung daliri namamatay, yung kuko, nararamdaman ba ng buong katawan? Yes. If we will be sensitive po sa ating katawan, ganun din po yung pinapaunawa sa atin ng Diyos, being in the body of Christ. Hindi po pananakot yun. That is one way of reminding us how to live right, how to live in a balanced life, being nasa physical realm ka, pero ang physical po temporal lang. Tinuturuan tayo magkaroon ng value po yung spiritual realm na ito'y eternal and most valuable sa buhay natin. Sabi ko nga po palagi, naniwala ka na rin lang, maniwala ka na sa tama. Diba? Maniniwala ka lang rin, dapat yung tama na. Naghilamos ka na rin lang, eh maligo ka na. Dapat po walang half-half. Ibigay mo na lahat kay Kristo yan. At hindi mo pagsisisihan yan. Sa paglalakbay mo sa mundong ito, mararanasan mo yung galaw, gawa, pag-ibig, gabay, at kapayapaan ang binibigay ng Kristo habang lumalago ka sa kaalaman na mula sa kanyang salita.